Hi, Sir Carl. Magandang maulan na araw po sa iyo. Pati na rin siyempre sa lahat ng mga katribo natin dito na palaging nakaantabay sa lahat ng iyong mga ina-upload. Itago niyo na lang ako sa pangalang Wayne. Gusto ko lang po munang sabihin na kayo po ang paborito kong narrator ng horror dito sa YouTube. Maliban kasi sa maraming natutulungan ang inyong channel, ay gusto ko rin ang boses mo. Ang kwentong ito ay karanasan ng lolo ko. Nakatira sila noon sa bukid na bahagi ng Western Samar. Sa panahong ito ay 10 na po ang anak nila lolo at lola. 5 babae at 5 lalaki. Kahit nasa bundok ang bahay nila, ay hindi naman sila solong bahay doon. Uso kasi noon ang may malalawak na lupain. Maliban sa kanila, ay may mga nakatira din na tao sa unahan pa. Mga kamag-anak daw iyon ni Lolo. Si Lolo po ay isang blacksmith, o kung tawagin ay panday, tagagawa ng kutsilyo, itak at sanggot. Maliban sa pagiging panday, ay nagtatanim din sila ng kung ano-ano doon din mismo sa kanilang lupain. Isang araw daw noon, bumaba ng bayan si Lolo para ihatid ang mga order sa kanya na itak at kutsilyo. Palagi rin siyang gumagawa ng maraming itak at inilalako niya iyon sa bayan. Ayon pa kay Lolo na medyo ilag daw sa kanila ang mga taong nakakakilala sa kanilang pamilya dahil usap-usapan na meron silang lahing aswang. Pero ang totoo daw ay hindi naman sila mismo iyon, kundi ang kamag-anak nila na hindi rin kalayuan ang bahay sa kanilang tahanan. Bali second cousin nga daw iyon ni Lolo. Hindi pa naman daw nila iyon naaktuhan o nakita na nag-anyong aswang, pero kalat na nga sa lugar. Kaya patituloy sila ay nadadamay. Ayun, balik na po tayo sa kwento. Matapos ni Lolo maibenta ang lahat ng dalang kutsilyo at itak, ay dumaan muna siya sa maliit na palengke ng bayan para bumili ng pagkain na maiuwi sa kanyang pamilya. Kaya inabot na siya ng 5:00 ng hapon. Medyo maliwanag pa naman daw noong umalis siya ng bayan. Pero noong naroon na siya naglalakad sa daan, ay nagsisimula ng dumilim, lalo pa at maraming puno sa kanyang dinadaanan. Makalipas ang mahigit kalahating oras ng kanyang paglalakad, ay nakarinig daw siya ng huni ng aswang. Parang huni daw iyon ng naglilimlim na manok na pinapakialaman ang itlog. Alam daw nila na ganun minsan ang huni ng isang aswang. Hindi naman daw palaging wak-wak-wak. Sumigaw raw si Lolo nang, "Ay nako! Huwag mo akong tatakutin! Hindi yan uubra sa akin! Kapag ako hinamon mo, ay may paglalagyan ka talaga!" Pero hindi pa rin daw iyon tumigil sa paghuni na parang paikot-ikot sa kanya. Kaya ang ginawa niya ay nagmadali na lang siya sa paglalakad hanggang sa may makita siyang isang babae sa unahan. Medyo madilim na raw noon kaya hindi niya na maaninagan ang mukha. Pero dahil sa haba ng buhok kaya mahahalatang babae iyon. Eh dahil sa wala naman talaga siyang ibang madadaanan kaya napilitan talaga siyang salubungin. Inihanda niya raw ang nakasukbit na itak sa kanyang tagiliran.
Hindi pa nga raw siya nakakalapit doon, ay tumakbo na iyon papasugod sa kanya. Hindi raw siya magkanda o gaga ng pagsalag doon kasi maliban sa kalmot ay umaatake rin ang mahabang buho. Iyon bang parang may sariling buhay? Pilit iyon sumisiksik sa mga butas ng kanyang ilong, tenga at bibig. Meron ding pumupulupot sa leeg. Mabuti na nga lang daw dahil sobrang talas ng dala niyang itak. Kaya tinatagpas niya iyong mga buho. Sa katagalan ng paglalaban nila, ay pinuluputan raw noong buhok ang itak hanggang sa mabitawan niya iyon. Kaya doon na ginamit ni Lolo ang totoo niyang lakas bilang isang panday. Binomba niya raw talaga ng malalakas na suntok ang aswang na iyon. Kapag tinatamaan naman daw sa sikmura, ay talagang umuungol na halatang nasasaktan. Pag gumaganti naman daw ng kalmot iyon, ay napakabilis at kaliwat kanan. Kaya napuno rin ng hiwa ang katawan ni Lolo galing sa matalas noong kuko. Kahit halos walang makita si Lolo dahil sa dami ng buhok na pumupulupot sa kanyang mukha, ay talagang hindi pa rin daw siya tumigil sa pagpapakawala ng malalakas na suntok. Hanggang sa umabot na raw na maubusan na siya ng hangin, gawa ng pagod at pagpupumilit ng mga buhok na makapasok sa kanyang ilong. Noong mahawakan niya raw iyon ng malapitan sa buhok, ay inumbag niya iyon ng malakas sa mukha, sabay tadyak din ng malakas sa katawan. Kaya tumalsik daw iyon at napatihaya naman si Lolo. Noong muli na iyong babalik at aatake sa kanya, ay sinabi niyang, "Hayop ka! Pinsan mo ako! Tinatalo mo! Kapag hindi ka pa tumigil, ay susugurin kita bukas sa bahay niyo! Susunugin ko yon kasama ng mga anak mo!" Bigla raw iyong huminto sa pagsugod. "Ano? Hindi ka titigil?" Muling bulyaw daw doon ni Lolo. Bigla na lang daw iyong tumakbo, papalayo. Pero papunta rin talaga sa direksyon kung saan nakatira ang pinsan niyang iyon. Kaya sigurado siyang iyon nga ang kanyang pinsan. Eh dahil sa madilim na, kaya nangangapa raw si Lolo na hinahagilap sa daan iyong mga nabitawan niyang pinamili, sabay naglakad na ito papauwi. Pagkarating sa bahay, ay alalang-alala raw si Lola dahil bakit ginabi na ito, eh wala pa namang dalang pang-ilaw. Noong makapasok na nga raw si Lolo sa loob, ay doon na nila nakita na punong-puno ito ng kalmot sa mukha, pati sa leeg at mga braso. Ikinuwento naman daw ni Lolo ang nangyari. Kinabukasan ay sinugod ni Lolo ang bahay noon. Pero ang sabi, wala na raw. Lumayas daw ng madaling araw. Tanging ang asawa at anak na lang ang natira. Kaya pinabayaan na lang daw ni Lolo. Bumalik rin naman iyon sa lugar nila pero matagal. Pinatawad na lang din daw ni Lolo. Sa ngayon po, ay matagal nang patay ang pinsan niyang iyon. Hindi rin naman namin alam kung may pinagpasahan ba iyon ng kanyang pagkaaswang. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Kayo na lang po ang bahala na mag-ayos kasi hindi po talaga ako magaling magkwento. Maraming salamat po kung maitatampok nyo ang kwento kong ito. God bless po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.